Hello friends! Hello everyone! Welcome back to our channel. And on this vlog, ituturo ko sa inyo yung mga practical tips. At gusto natin yung bonggang-bonggang sa lubong at the same time, andun yung dasal, andun yung wish natin, at andun yung aspiration natin na sana maging masagana, na sana maging bountiful, na sana hindi tayo maghirap, na sana maraming blessing ang dumating. And for that, magbibigay ako sa inyo ng tip. Again, yung tip na to ay ginagawa namin simula nung bata pa ako. Lahat ng tip na isi-share ko sa inyo at sinishare ko dito sa channel na to, lahat ng ito ay ginagawa talaga namin. And sa mga bago pa lang sa channel na ito, please don't forget to click subscribe and of course click share and click the notification bell for you to be notified for more pampaswerte, for more tips, practical tips. Dahil magbibigay ako ng mga practical tips, mga paniniwala, mga tradisyon, naway respetuhin natin. Tulad din ng pagrerespeto ko sa ibang tradisyon, paniniwala ninyo. Uulitin ko, ang totoong magbibigay sa atin ng kasaganahan ay unang-una yung sipag, yung tiyaga. Okay, yung pagkilos natin. Pangalawa ay yung relasyon natin sa Panginoon. At pangatlo ay relasyon natin sa mga tao, sa mga bagay sa paligid natin. Itong ibibigay ko sa inyo ay backup lamang, suporta lamang. Malay mo, kung suswertehin, di ba? If this works to me and to my family, baka rin mag-work din po ito sa inyo. Hindi ako nangungumbinsi. So, kung hindi nyo gusto yung topic na ito, of course, marami pa naman akong video sa channel na ito, so you can scan through. Wag lang naman po tayo magbabash at mag-delive ng mga negatibong komento. Magbago na tayo para sa bagong taon. Okay? So, hindi natin papatagalin pa. Isishare ko na sa inyo kung ano yung mga itong tip na ibibigay ko sa inyo para magaan na papasok yung pera para hindi tayo maubusan ng pera sa buong taon. Kaya kung makikita ninyo, we are on my bedroom, nasa kwarto ko kayo dinala. Kasi ang tradisyon na ito, itong pamahiin na ito, itong pampaswerte na to, ay gagawin natin sa silid tulugan natin. Kung wala naman kayong silid tulugan, doon kung saan kayo nahihiga, okay? Nagpapahinga, okay? So, simulan na natin. So, ano ba yung mga gagamitin natin? So, ayun yung mga kakailanganin natin. Of course, kailangan natin yung higaan mo, yung pillow, yung blanket. Kailangan natin ng pera. Since, yung pera ay marumi, ina-advise ko lang po sa inyo na i-disinfect natin ito in as much as possible. Kung wala kayong digital or electronic sanitizer, you can make use of alcohol, sprayhan nyo muna ng alcohol bago ito ilapag, gamitin sa higaan ninyo. Ilang peraso ba ng pera ang kakailanganin? Baka may magtanong dyan. Anong denomination? Gano ba kalaki yung value ng pera na yan? Bakit ganyan karami? Ilang araw ba dapat nasa higaan yan? Sa ilalim ng unan yan? At saka, kailan ba kukunin? Pagkatapos ng kunin yan, pwede na bang gamitin? Ano bang pwedeng gawin sa pera na yan? So, maraming pwedeng katanungan na pwedeng itanong ng mga viewers natin dito, yung mga supporters natin, yung mga naniniwala sa atin, at iisa-isahin natin sasagutin yan. So, unang-una, kailangan natin ng 12 na peraso, 12 peraso, 12, isusulat yun dito, here we go, 12 na peraso na pera, okay? Pwede bang coins o kailangan ba pera ng papel? Perang papel. So ako ay i-advise ko sa inyo, I would always go with pera ng papel. Pwede naman ng coins, walang problema yon. Ilan ang kailangan? Kailangan natin ng 12 pieces. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, I'm going to use, gagamitin ko ang 20 pesos. Of course, kung mayroon kayong tigi isang daan na extra na pera, kung mayroon kayong tig to 200, 500, 1,000, 2,000 na buong papel, pwede nyo itong gamitin. 12 na peraso. Bakit isang dosena ang kailangan? Kasi ang bawat piraso ng papel na ito ay nagre-representa ng isang buwan sa isang taon. Sa isang taon, meron tayong 12 na buwan. 12 months, di ba? At gusto natin may papasok na pera, masagana at magaan ang pagpasok ng pera sa bawat buwan ng isang taon, lalong-lalo na sa paparating na 2022. So, kailangan 12 na piraso ng pera. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo paano ko ito i-disinfect. Uulitin ko, nasa sa inyo ha, kung ano yung available na pera ninyo. Sa akin kasi, ang available na pera ko lang is yung tag to 20. So, pwede kayong gumamit ng tag 100, ng tig 500, ng tig 1,000. Depende. Kasi, make sure that this is an extra money kasi hindi mo siya gagamitin. Kailan to gagawin, sir? Franz, kailan to gagawin namin? Isipin nyo, December 31, sasalubungin natin, hindi tayo matutulog hanggang sa uumagahin tayo, magkakainan tayo kasama ang buong pamilya. Gagawin nyo ito sa unang beses, the first day of 2022, unang beses na mahihiga kayo sa higaan ninyo. So, sa January 1 to ninyo gagawin. Madaling araw gagawin nyo ito bago kayo mahiga. First higaan ninyo, sa higaan ninyo, kailangan gawin nyo to. Uulitin ko, first na higaan ninyo. Ngayon, Franz, paano yan? Ngayon lang namin nakita, tapos na yung New Year. Of course, kasi may mga manunood nito, most probably, tapos na yung New Year, hindi na nila nagawa. Kailan po pwede namin gawin ito? Mayroon pa pong susunod na New Year, and that's the Chinese New Year on February. So, pwede nyo rin itong gawin on the midnight of the Chinese New Year. Okay? So, ito yung unang araw, unang higa ninyo sa araw mismo ng Chinese New Year. Ito naman, gagawin nyo ito on January 1st. Unang higa ninyo, unang tulog ninyo sa higaan ninyo. Okay? So, bakit 12? Kasi ito ang sinisimbolo ng 12 months sa isang taon. Kaya dapat 12 ang gagamitin natin. Ito ay gagawin ninyo sa bawat unan. Say for example, couple kayo, a husband and wife. So dapat na 12 na tig to 20 pesos sa ilalim ng unan ni husband. Na ay meron 12 na tag to 20 pesos sa unan ni wife. So hindi pwedeng yung 12 spread out ninyo sa dalawa ninyo. No. Every pillow sa ilalim, kasi ilalagay natin to, ilalatag natin to sa ilalim ng unan. So dapat sa bawat unan mayroong 12 na peraso ng perang papel or money sa ilalim na yan. 12 po ha, huwag kakalimutan 12. At kailangan uniform, kailangan pare-parehas yung 12 na yan. Franz, paano yan? Ako, walang available na money na 12. So, ang akin lang is 20 pesos. Pwede ko bang gamitin sa una ng misis ko is yung tagwa 100 or yung tatagpa 500? Okay lang po yun. Ang importante na sa isang unan, sa ilalim ng isang unan, pare-parehos. Pare-parehos yung value ng pera. Kasi ayaw naman natin, di ba, na may buwan na mahina, matumal ang pasok ng pera. Gusto natin pare-parehas ang pagpasok ng pera. So, kailangan pare-parehas din ang perang gagamitin natin sa bawat ilalim ng unan ng higaan natin. Pwede ba namin itong gawin sa ilalim ng unan ng anak namin, ng mga anak namin, ng mga pamangkin namin? Opo, pwede po. Sundin nyo lang po yun, ha, na dapat pare-parehas ang pera na gagamitin ninyo sa isang unan na paglalagyan ninyo nito. Okay? 12 pesos pieces, 12 peraso sa bawat ilalim ng unan. Okay? Hindi 12 pieces sa lahat ninyo, ay 6 kayo o 8 kayo, di ba? Hindi, bawat ilalim ng unan, 12 pieces.
uulit, inulit ko na po yun, ha? So, tatandaan. Baka may mag-comment, Prance, baka kailangan ba talaga 12 pieces? Opo, 12 pieces sa bawat ilalim ng unan. Diba? Pag natutulog tayo, isang unan naman ang ginagamit natin sa ulo natin. So, yun. Sa ilalim nun, maglagay kayo ng 12 peraso ng pera. Okay? Dahil nga sa virus na to, dahil sa pag-iingat natin sa virus, marumi ang pera, kailangan muna natin tong i-disinfect. Okay? Isa-show ko sa inyo from disinfection hanggang sa paglagay ko ng pera on the bed. Ngayon, tanong, kailan na to kukunin? From January 1, kailan to kukunin? Kailan namin tatanggalin? Dapat matulog kasama ninyo ang perang papel na yan for 8 nights. Okay? Sa loob ng 8 gabi. So, tatanggalin niyo siya on January 9. So, kailan tatanggalin? January 9. So, dahil 8. Okay, sir, or friends, bakit po 8? 8. Ito, 8. Kung titingnan ninyo yung simbolo ng 8, ito yung walang katapusan, di ba? Infinity. At gusto nating walang katapusan yung pagpasok ng sagana, pagpasok ng pera sa buhay, sa tahanan, sa pamilya natin. So, 8 nights natin siyang hihigaan. Okay? Now, pagkatapos po ng 8 nights, anong pwedeng gawin sa pera ngayon? Okay? Ano ba yung mga pwedeng gawin? Lahat actually pwede, maliban lang sa itatapon nyo ito. Of course, sino ba naman ang magtatapon ng pera ngayon, okay? Wala namang magtatapon ng pera, di ba? Igasto nyo. Una, pwede nyo itong gastusin. Pwede nyo pambili ng pagkain, pambili ng gamit sa bahay. Pwede. Pwedeng itago sa lalagyan, sa bag, sa wallet. Pwede. Pwedeng i-deposit sa banko. Pwede. Pwedeng kahit ano. Ang wag na wag nyo lang gagawin is itatapon ng pera. Itatapon ang pera. Kung itatapon nyo na lang naman yan, of course, naghihintay ako, tatanggapin ko yan. Okay? So, yun, sisimulan na natin ang pag-disinfect. Uulitin ko, kung wala naman kayong... kasi gagamit ako ng disinfecting machine or sanitizing machine. Kung wala kayo nito, okay lang. Unang-una is i-disinfect natin para sigurado tayo kasi hihigaan natin yan. Marumi yung papel, perang papel, di ba? Or even the coins. So, marumi yan, di ba? So, para sigurado tayo, secured tayo from bacteria. So, i-disinfect natin. I'm going to use a disinfecting or sanitizing machine. So, kung wala kayo nito, okay lang din po yun. Ang gagawin nyo lang is i-spray ninyo, baliktaran yung pera na gagamitin ninyo. Okay? Isprehan nyo ng alcohol or Lysol or any disinfecting spray na available sa bahay ninyo. Okay? Kung wala naman, kung wala kayong disinfecting machine, hindi kailangan. Gumamit ka, friends, ng disinfecting machine, bibili rin kami. Nope. Hindi ko po ina-advise na bumili kayo. Meron kaming available, kaya gagamitin ko na lang. So, kung wala, uulitin ko, alcohol. Okay? So, simulan na natin mag-disinfect. So, ayan. Uulitin ko, 20 pesos lang dahil example lang, halimbawa lang naman, demonstration lang naman to. Ang hinanda ko is 12 peraso ng pag 20 pesos. So, kayo, kung mayroon naman kayong mas malaki-laki nito, of course, pwede niyong gamitin. Okay? So, dahil uulitin ko, isprehan nito ng alcohol. Okay? Okay, pag natuyo, baliktarin naman natin. Isa-isahin natin, baliktarin natin. At sprayhan ulit natin ng alcohol. Importanteng i-disinfect natin ang perang gagamitin natin dahil nga marumi ang pera. At para maiwasan sa sitwasyon natin ngayon, kailangan extra careful na tayo. Ngayon naman, dahil sa sinabi ko na mayroon kaming sanitizing machine, so ang gagawin ko, hindi lamang sa alcohol, at the same time, ipapasok ko rin siya sa sanitizing machine na to. Okay? So ipapasok lang siya dyan, at pipindutin nyo lang yan. So, hihintayin ninyo na mag-beep yan siya after the beep, meaning to say, pwede nyo siyang kunin.
Okay? So, ayan. Tapos na yung pagdi-disinfect natin. Tatanggalin na natin siya sa sanitizing machine na to. Uulitin ko, kung wala naman kayong sanitizing machine, okay lang po. Alcohol na lang po yung gamitin ninyo. Susunod, punta naman tayo sa may unan. So, halimbawa, ito yung unan ninyo. So, tatanggalin nyo lang to. At dapat, yung pagkakalagay ng pera, sige, isu-zoom natin ng konti para mas makita ninyo. Okay. So, dapat, sa pagkalagay ng pera ninyo, dapat nakaharap yung mukha ng pera. Okay? Yung mukha mismo ng pera. So, dapat nakalagay siya ng ganun. Okay? Pare-parehos. Okay. Pagkatapos niyan, nandyan na yung 12 peraso ng perang papel natin. Of course, babalik lang natin yung una natin. Tanong, pwede bang ipasok siya dito sa pillow para hindi ma-scattered? Pwede rin naman, pero ang problema din is prone siya na mapunit. Kaya ang ina-advise ko lang sa inyo is dito lang mismo sa ilalim ng una natin. Isa pang tanong, sir, paano yan? Isa lang ako sa bed ko tulad nito, pero dalawa yung unan ko. So, pwede bang bawat unan lagyan ko ng tig to 12 na 100, tig to 12 na 500, or tig to 12 na 20? Yes po, okay lang po yun. Ilagay nyo yan. O ulitin ko, kailan siya tatanggalin? After the 8 nights. 8 gabi na siyang tutulugan. Meaning to say, it would be on January 9. Ngayon naman, sa mga makakapanood nito na late na, tapos na yung bagong taon, hindi nyo na nagawa ito. So, kailan? Uulitin ko, you can still do it on February. I think February 3rd. Hindi ako specific sa Chinese New Year natin ngayon. But it would be on the eve of Chinese New Year. Sa pagsalubong ng Chinese New Year, pwede nyo na itong gawin. At mag-count rin kayo ng 8 nights. And on the 9th, sa 9th na day, dun nyo na itatago. Okay? Now, ano ang gagawin sa perang papel na ito pagkatapos ng 8 nights? Pwede nyo itong pambili. Ipambili ng pagkain, ipambili ng gamit, ibigay sa mga anak, of course, or sa kapatid, or itago sa bangko, or just simply keep it on your wallet. Okay lang po. Wag nyo lang itatapon. Okay? Yun po. Naway napulutan ninyo ng bagong aral. Alam ko naman na may mga susunod at gagawin talaga ito. Uulitin ko, hindi po ako nangungumbinse. Ito yung tradisyon namin. Ito yung paniniwala namin. At kung sa tingin ninyo pwede at wala namang mawawala at sundin ito, okay po. Feel free to do it. At sa mga taong makakapanood nito at hindi naman gusto, iba yung paniniwala sa buhay, huwag naman kayo mag-leave ng negative comment or mag-bash. Respeto lang din po. Tulad din po ng pagrespeto ko sa mga paniniwala at tradisyon ninyo. Sa mga gusto pa ng maraan ng mga pampaswerte, please visit and scroll and explore on this YouTube channel that I have. Marami pa po makikita ninyo. At sundan niyo po ako, mag-subscribe kayo, huwag niyong kakalimutan. Marami pa akong ibibigay na mga tip, practical tip, paano papasok ang masaganang buhay, paano tayo saswertehin. Marami pa po akong ibibigay sa inyo na mga susunod na vlog for this preparation natin, paghahanda natin sa pagsalubong ng bagong taon. So, ulitin, naway ligtas kayo at dalangin po rin po sa bawat pamilya, sa bawat taong nanonood nito, ang masagana, fruitful, bountiful, and healthy. Salamat po. Ingat.